Yo, yo, yo! Kamusta kaibigan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang naging pagtanggap ni President Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022. Handa ka na ba? Lika! Pag-usapan natin yan dito sa Pinoy Witness! Bago tayo magsimula gusto ko sanang magpasalamat sa inyo mga kaibigan dahil sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Tsaka syempre, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para sa mga susunod pang videos. Salamat, kaibigan! At yun nga, lumabas na ang balita na tinanggap na ni President Rodrigo Duterte ang kanyang pagkandidato sa pagka-vice presidente sa 2022. Ayon yan mismo sa press release ng PDP Laban. Ayon sa naturang press release, balak daw nilang ipagpatuloy ang mga nasimulan ni President Duterte. Katulad na lamang ng paglaban sa terorismo, pag-alsa, nahirapan at paglaban sa illegal na droga. Itong mga to kasi kaibigan ang naging primary advocacy ng ating President Duterte. Now, katuwang ng mga balitang yan naglabasan din ang mga balita na talaga namang ikinagulat ng mga Pilipino. Palamak daw ang naging korupsyon sa ating administrasyon. Andyan yung lumabas na balita na 4 daw na laptop ng DOH na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Pero ito ay kinansel daw dahil madami na daw ang nakakaalam at mga nagreklamo. Grabe, no? Merong ding lumabas na balita kaibigan na ang Office of the Overseas Workers Welfare Administration or OWA ay bumili daw ng mga hygiene kits. Pero sabi ng Commissioner Audit or COA, overpriced daw ang mga ito dahil ang napkin na binili nila ay nasa 35 pesos ang isang piraso. Ngayong 5 to 8 pesos lang naman daw ang isa niyan. Andoon din ang 50 pieces na thermal scanner na nagkakahalaga ng 2,950 pesos ang isa. Pero sa merkado, nagkakahalaga lamang daw ito ng 400 to 800 pesos. At isa pang nakakagulat kaibigan yung lugar kung saan sila binili. COA mismo ang nagsabi na hindi makita ang address na nakasaad sa resibo. Naglabas pa sila ng mga photos na nagsasabing wala talagang tindahan doon. Sa isang banda kaibigan, ayon din sa naturang press release na nilabas, may balak din daw tumakbo sa pagka-senador sina Gregorio Honasan, Rodante Marcoleta, Salvador Panelo, Arthur Tugate, at si Mark Villar. Lahat ng mga nasabi kong pangalan kaibigan ay kilalang mga kaalyado ng ating Pangulo. Now, naglabas din ng mga statements ang ibang mga politiko tungkol sa pagtanggap ni Pangulong Duterte sa pagtakbo niya sa pagka-vice presidente sa 2022. Sabi ni Senator Tito Soto na may balak din tumakbo bilang vice presidente, mabuti daw na alam na para di na daw sila nanguhula. Hindi din daw magbabago ang desisyon niya na tumakbo sa 2022. Sumagot din ang katandem ni Senator Tito Soto na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, basta ba daw ang kampanya ay tungkol sa desire ng mga tao tungo sa maayos na pamamahala? Kung ganon, wala daw silang magiging problema. Well, kaibigan, I'm sure, hati-hati ang mga reactions ng mga mamamayang Pilipino dito. Pero isa lang ang sigurado ako, ayaw na ng lahat ng korupsyon. Yung bang lalong nagpapahirap sa mga Pilipino? Tama ba ako, kaibigan? Ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo? Comment down below ha. Salamat sa panonood. Muli, ito ang Pinoy Witness.